Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid, ipapakita natin o ididimo natin ang tamang paraan po sa pagsasagawa po ng sunan ar-rawatib. Kasi marami pa rin sa mga kapatiran natin ang hindi pa rin nila alam paano nga ba isagawa ang sunan na ito. Ang sunan ar-rawatib po ay ang mga voluntaryo na pagdarasal o voluntaryong sala na konektado po sa mga obligadong sala sa duhur, asar, maghrib, isya at saka fajar. Pero hindi po lahat ng sala meron siyang sunan ar-rawatib. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya na ang sino mang nagsagawa nito sa araw at gabi, ang sunan ar-rawatib na ang bilang ay 12 na raka'a, banallahu lahu baitan fil jannah, ay gagawan siya ng Allah araw-araw ng bahay sa paraiso. Ibig sabihin, kung mamimintin mo ang mga pagdarasal na ito na sunnah, ay araw-araw meron kang bahay sa paraiso. Allahumma amin, away pagkalub sa atin ng Allah ang gantimpala na ito. Ngayon, dalawa-dalawang tayo, dalawang raka'an, so 12 po ang total, 10, basta ang total niya po lahat ay 12 raka'a. So saan nga ba natin ito matatagpuan? Una po, pagpasok po ng duhur. Ang sunan ar-rawatib po ay pagpasok po ng mga obligadong sala. Sa duhur, ano yung tanda na duhur na? Siyempre adan. Sa atin, ang tanda ay adan yung oras ng duhur. Pag pumasok na po yung duhur, mapababae man o lalaki, at ang pinakamainam po na lugar na pagsasagawaan po dito ay sa bahay. Pwede rin po sa masjid, siyempre mas mainam po sa bahay isagawa ang mga sunan ar-rawatib. Kung isagawa naman sa masjid ay wala pong problema, pwede rin pong isabay dito ang intensyon. Halimbawa, pagpasok mo na masjid, nakapagudo ka na, pagpasok mo na masjid ay duhur na, pwede mong isabay sa isang paraan ng sala ang tahiyatul masjid, ang salatul wudu, at saka yung sunan ar-rawatib na dalawang raka. Halimbawa, so tatlong intensyon doon, tatlong gantimpala, pwede po yan. Tatlong intensyon sa iisang gawa. So sa duhur po, bago po isagawa yung obligadong sala na duhur, pag-aadan, siyempre tapos niyang adan, siyempre duhur na ngayon, pero hinihintay pa natin yung jamaa, lalo sa masjid, na maipon po yung mga jamaa, yung grupo ng mga kapatiran natin. So pagpasok ng duhur, palimbawa sa masjid ko isagawa, o sa bahay, bago ako pumunta ng masjid, so magsasagawa muna ako ng apat na raka'a before duhur. So duhur na ngayon, siyempre tapos na po yung adan. So pag duhur, start na ako magsunna, Allahu Akbar, basahin mo, subhanakallahumma bihamdi. Then, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Then, bismillahirrahmanirrahim. Then, suratul fatiha. Pagkatapos mong basahin ng fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Pero take note, hindi po malakas ha, mahina lang po yun. Then, wala pong makarinig, siyempre tahimik lang po yun. Pagkatapos, magbabasa ka ba ng sura pagkatapos ng fatiha? Magbabasa po tayo ng sura. Yun po mainam. Ang mainam po, magdagdag ka ng alumang sura po. Puso, kulallahu ahad, kulallahu birbil fala, kulallahu birbil nas, ikaw po bahala. Ngayon ang tanong, pag binasa ko ba ang sura? Pag nabasa ko ba, pag hindi ako bumasa ng sura, tanggap po ba yung sunnah? Pwede po. Ang mahalaga po yung fatiha. Kung dadagdagan mo ng sura, mas mainam po yun. Pero hindi po ibig sabihin na pag walang sura, hindi po tanggap yung sunnah. Tanggap pa rin po kahit fatiha lang po. Pagkatapos nun, alimbawa, nagdagdag ako ng ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahu samad, hanggang dulo. Then, Allahu Akbar. Basahin mo yung dua, subhanarabbil azim. Yung dua, actually, usually, ginagawa rin natin, sabi Allahu libat hamid, Rabbana walaka alhamd. Isang raka'a na po ito. Allahu Akbar, subhanarabbil alam. Actually, binibilisan ko lang po, kasi yung binabasa, yun pa rin naman po. Rabbil firli. Allahu Akbar, subhanarabbil alam. Tatlong beses. Then, pangalawang raka'a na po. Hindi na po tayo magtataas ng kamay, diretso po sa dibdib. Allahu Akbar din, bismillahirrahmanirrahim din, fatiha. Hindi mo lalakasan, sir. Ikaw lang po makakarinig. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Pagkatapos ng fatiha, walang dolin, din dagdag ka lang ng sura. Inna a'tayna kal kawthar. Hanggang dulo. O kaya, anong sura gusto mo? O kaya, ay hindi ka na magbabasa, okay lang din. Then, pagkatapos, Allahu Akbar, ruko. Basahin mo yung binabasa. Sami Allahu liman hamida. Basahin mo yung binabasa. Then, Allahu Akbar, basahin mo yung binabasa dito. Then Allahu Akbar, basahin mo yung binabasa. Then Allahu Akbar, basahin mo yung binabasa niya sa sujud.
Then Allahu Akbar, pangalawang raka upo ka na. Then tashahud hanggang dulo po. At tahiyatu lillahi wa salawatu wa tib. Hanggang sa dulo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salaita. Allahumma barik ala Muhammad kama barik ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Then assalamualaikum warahmatullahi. Then assalamualaikum warahmatullahi. Then, magdagdag ka pa po ng dalawa kasi sa duhur po, apat na raka po before po isagawa yung obligadong sala. Then, dagdag ka ulit ng dalawa. Allahu Akbar. Basahin mo yung dua. Subhanakallahu wa bihamdik hanggang sa dulo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Huwag mo lalakasan. Ikaw lang makarinig. Then, dagdag ka ng surah. Pagkatapos, wala dalin. Amin. Di ila fi Quraysh o bahala ka o kaya ay pulaw du birabil falak, bahala ka ng surah, ay hindi publikado, sunna po ang mahalaga, sabi ko nga Fatiha. Then pagkatapos Allahu Akbar, ruko, basahin yung dua, sami Allahu liman hamida, then basahin niyo po yung dua dyan, then sujud, Allahu Akbar, basahin mo yung dua, then Allahu Akbar. Yung mga nakasanayan natin, madali lang ito kasi naituro na natin. Allahu Akbar, basahin mo yung dua. Then, pangalawang raka'a. Hindi ka magtataas ng kamay, diretso na po sa dibdib. Bismillah ka. Bismillahirrahmanirrahim. Then, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim hanggang dulo. Then, dagdag ka ng surah. Sabihin natin na kuludu birabbin nas o bismillahirrahmanirrahim. Then, kuludu birabbin nas, malikin nas, hanggang dulo. O ano mga surah gusto mo? Then, pagkatapos, Allahu Akbar. Then, sami Allahu liman hamida. Then dari sa sujud, basahin mo yung dua. Allahu Akbar. Then Allahu Akbar. Then Allahu Akbar. So yung mga dua, huwag niyo po kalimutan. Then tashahud hanggang mula simula hanggang dulo. Pagkatapos magtashahud, tahiyatu lillahi wa salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Then Allahumma barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Then assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yan. Tapos na natin ang apat na raka'a. So kulang na lang tayo ng walo. Then after ng apat, mag-ikama na. Magsala na po ng duhur. Ito pong paraan na itinuturo ko po ay pareho pang babae at saka ang lalaki. Then sala ka na ng duhur. Magsala ka ng duhur. Pagkatapos mo magsala ng duhur, siyempre tapos na po yung duhur, obligado po yan. Hindi na po natin ididimo yung duhur kasi nga po, madali na lang po yung kasi yan po yung araw-araw po natin ginagawa na obligado. Then, after ng duhur, then mag-dikr ka muna. Ha? Pagkatapos, mag-dikr, tayo ka ng dalawa. Pang-anim na. After na po ito ng sala ng duhur. Then, Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdik. Then, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanggang dulo. Then, dagdag ka ng surah after Fatiha. Ikaw bahala, anong surah gusto mo. Then, katapos, Allahu Akbar. Basahin mo lang yung dua. Sami Allahu liman hamida. Basahin mo lang yung dua dyan. Allahu Akbar. Yan. Ganyan lang po mga kapatid, napakadali po. Yan. Basahin mo lang yung mga dua dito. Allahu Akbar. So, hindi na po natin ano para hindi po mapahaba yung pagdidimo natin. Yan. Then, diretso ang kamay dito. Then, bismillahirrahmanirrahim. Then, basahin mo yung Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanggang dulo. Then, dagdag ka ulit ng surah na gusto mo. Sabihin natin, ang dagdag ko ay wadduha wal layli idha sajja. Then, pagkatapos nun ay ruku'a. Allahu Akbar. Then, basahin mo yung dua. Sami Allahu liman hamida. Then, Allahu Akbar. Yung mga dua, basahin mo lang. Allahu Akbar. Then Allahu Akbar. Then Allahu Akbar. Then tashahud at tahiyatu lillahi wa salawatu wa taibatu hanggang dulo. Then assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapos na ang anim na raka. Anim na. Maghihintay na tayo ng asar. Pagdating po ng asar, ang asar po wala po siyang sunnah na sunan ar-rawatib. Pero pwede ka magsunnah ng apat na raka. Bago po yung asar. Pero hindi po siya kabilang sa listahan ng 12 o 12 raka. Then after asar, maghihintay tayo ng maghrib. Pagdating ng maghrib, pag-adan, lubog na yung araw, nag-adan na po, o oras na po ng maghrib, then mag-adan. May sunna rin po before, pero hindi siya kabilang sa 12 pagdating ng maghrib. So, pwede ka magsunna before,
Maghrib baina kulli adanaini salatun. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pagitan ng dalawang adan ay may sunnah. So walang problema magsunnah, pero hindi pa rin siya kabilang sa bilang ng sunan arawati. Pagdating ng Isha, pagkatapos ng Maghrib, din magsala natin ng Maghrib. After natin magsala ng Maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then magdikir, pagkatapos magsala, magdikir, mag-alala, mag-gumunita sa Allah, din dagdag ka ng dalawang raka'ah. Yan po yung sunnah. Pangwalo na po ito pagka isasagawa natin na after salatul maghrib. Kasi ang sunan arawatib ng maghrib ay after ng sala. Then, Allahu Akbar, dua al-istiftah, subhanakallah wa bihamdik, then audzubillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, then dagdag ka ng surah, ganun na po kadali, then Allahu Akbar, ganyan lang. So, ganito lang po parang mga kapatid, oh, paulit-ulit lang naman. Allahu Akbar, then Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, pangalawang raka, Allahu Akbar, basahin din bismillahirrahmanirrahim, din Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin, dagdag ka ng surah. Pagkatapos Allahu Akbar, basahin mo yung dua, sami Allahu liman hamida, basahin mo yung dua, Allahu Akbar. Yan, huwag mo kalimutan yung mga dua binabasa sa pagitan nito, dahil kailangan mo rin mabasa yun. Allahu Akbar. Then, Allahu Akbar, tashahud ka mula simula hanggang dulo, at tahiyatu lillah wa salawatu wa tibu. Hanggang dulo, Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad, innaka hamidun majid. Basta hanggang dulo po, babasahin niyo po. Then pagkatapos, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. So tapos na natin ng 8 raka. 8 na po. So kulang na lang tayo ng 4. Pagdating ng Isha, ng Salatul Isha, nag-adhan, uuras na po ng Isha, wala po, hindi po, wala po siyang sunnah before na kabilang po sa sunan arawatib, pero pwede ka pa rin mag-sunnah before Aisha, pero hindi po siya kabilang sa sunan arawatib na tinutukoy natin, yung dinidimo ko po. Then magsasala tayo ng Isha. Then after natin magsagawa ng salatul Isha, magdikir, salamu alaikum, tapos na yung Isha, salamu alaikum, tapos na yung Isha. Then magdidikir, Allahumma anta salam wa minka salam, halimbawa. Then after that, mag-sunnah ka naman after salatul Isha. So pang sampu na po. Allahu Akbar, subhanakallah wa bihamdik, then a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, hanggang dulo, then magdagdag ka ng surah na gusto mo, then pagkatapos Allahu Akbar, then sami Allahu liman hamida, pagkatapos basahin mo yung mga dua dyan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masahin mo lang yung mga dua, huwag mong kalimutan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, din suratul Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin, din dagdag ka ulit ng surah. So pagkatapos nun, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. So ganyan lang po mga kapatid, masahin mo lang yung mga dua dyan sa sujud, sa ruko, Allahu Akbar. Then Allahu Akbar. Then tashahud ulit, tahiyatu lillah, salawat wa taibat. Then pagkatapos niyan, hanggang dulo, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. So tapos na natin ng 10 raka'a po. So dalawa na lang po kulang natin para makompleto natin ng 12 na raka'a, na ang ganti pala po ay isang bahay sa paraiso na gagawin sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailan naman 'yon? Pagdating po ng Fajr. So hintayin natin matutulog tayo, halimbawa, then hintayin natin ang pag-adhan ng Fajr. So uuras na po ng Fajr. Pagdating po ng Fajr, siyempre adhan na po. Then bago po isagawa yung obligadong Fajr, magsuna muna tayo. Ah, bago tayo pumunta halimbawa sa masjid, magsuna muna tayo. Kaya sa bahay, sa masjid tayo diretso, walang problema. Then bago po isagawa yung Fajr, magsasala muna tayo ng dalawang raka. Okay? Bago po yung Fajr, pero Fajr na po, pero hindi pa po dumating ang naitatayo na po. Ang mahalaga, nag-adhan na po. Then sala muna tayo ng dalawa pang, ito na po yung pang 12 raka. Allahu Akbar, subhanakallahumma bihamdik, din a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, din Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, din dagdag ka ng surah pagkatapos, then Allahu Akbar, ruku, then sami Allahu liman hamida, then diretso na po sa sujud, Allahu Akbar. Yan, Allahu Akbar. Pero huwag po mabilis mga kapatid, ay di mo lang po ito. Dapat dahan-dahan din po, malumanay. Yan. Then Allahu Akbar, then bismillahirrahmanirrahim, din Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin, hanggang dulo. Then dagdag ka ng surah, pagkatapos Allahu Akbar. Then sami Allahu liman hamida,
Katapos, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huwag niyong kalimutan yung mga dua, basahin. Allahu Akbar. Then, Allahu Akbar. Then, tashahud, at tahiyatu lillahi, salatu wa taibatu, hanggang dulo, inna kamidun majid. Then, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. At dito alhamdulillah nakumpleto na po natin ang 12 raka o 12 raka na ang gantimpala po ay bahay po sa paraiso araw-araw po. So ito po mga kapatid, hindi po obligado. Kapag kayo ay naglalakbay, ang huwag mo lang iwanan sa 12 na ito ay yung pungso na po ng pajer. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam pag naglalakbay siya, iniiwanan niya lahat 'yon maliban lang po sa sunna po ng pajer. Yun lang po talaga hindi niya iniiwan sa 12 na 'yon. At ang pinakamainan po, katulad sinasabi ko po, sa bahay po. Sa mga babae po, pagkatapos ng adhan, start na kayo. Sa atin din, pagkatapos ng adhan, start na yung magsunna. Ngayon, halimbawa ang tanong kung halimbawa nakalimutan ko o kaya ay hindi ako nakapagsunna ng before duhur kasi late ako o kaya ay may nabisi ako, pwede ko bang palitan after duhur po yung sunna? Pwede po. Pwede po natin palitan ang mga sunna po na hindi po natin naisagawa. Halimbawa hindi mo naisagawa kasi gusto mong kumplituhin yung sunan na ito, ay wala pong problema na palitan natin. Inulit ko po, ang sunan arawatib ay isasagawa natin ito pagkapasok po ng mga obligadong sala. So yan lang po ang konting kaalaman mga kapatid, kaugnay po sa mga sunan arawatib na way na natutunan ninyo at maisabuhay natin ito at may bahagi rin po natin sa iba. So hanggang dito na lamang po, Allahu A'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.